Hashtag na ginamit ni Angel. Ano? Nakukurnian pa ako, Jami. Ano? Red lipstick, red tag, red lipstick. Baduy niyo. Pakukurni ninyo. Sorry ha, nakukurnian ako. Mag-red lipstick kaya ako. Sin sa kanyang social media account bilang pag-alma sa umano'y pagre-red tag o pag-akusa sa ilang celeb. Red lipstick at saka sana kung ngayon mo ginawa yan, parang hindi naman ngayon yan, parang dati pa yan. Pretty, nakabilang sa komunistang grupo. Ibinahagi rin niya ang isang larawan sa mga controversial daw niyang kapatid na si Ella Colmenares na inaakusahang nasa underground sa Quezon. Giit ni Angel, hindi siya bahagi ng NPA o anumang terrorist group. Gayun din si Ella at pinsan nilang si Nery Colmenares. Sa kanyang tweet naman, sinabi ni Ella na naniniwala siyang dapat ipaglaban ng women's rights at karapatang pantao. Pero hindi raw nangangahulugang miyembro na siya ng New People's Army. Matatanda ang nag-ugat ang issue ganda sa red tag. Ganda talaga nitong babae na to. Grabe, oh. Pag yan naging... Nang maimbita no kang magsalita si Liza Soberano sa forum ng Gabriel. Hindi ka mo kaya si Liza Soberano. Sagutin kaya ako niyan. Grabe yung mga pangarap, ano? Hindi ka mo kaya si Liza, no? Yella Youth. Then I realized, especially most recently... Yeah, I understand. When... there was someone who made a sexual abuse comment towards me. Don't worry, I got you. I'll spank them. I realized the impact of me standing up for myself. I stand with you. Kasunod nito, binalaan ni National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC spokesman Lieutenant General Antonio Palladi Jr., sina Soberano at Catriona na huwag sundan ang yapak ni Ella na nag-underground at sumapi sa NPA Quezon. Una nang nilinaw ni Palladi na hindi naman niya ni red tag si Soberano. Pinasalamatan pa nga raw siya ng pamilya ng aktres dahil ipinagtanggol niya ito sa bashers. Giit niya, guys... Pero ginagamit na nung iba. Pero yung pamilya, nagpasalamat kasi pinagtanggol ni Palladi sa mga bashers. Tingnan nyo na. Pagtatanggol din kita! Liza! Ako. Ni Soberano, gusto rin ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na ipagtanggol ang karapatan ng kababaihan. Oo naman! Pero iba raw kasi... Kaya nga natin nagagalit sa mga MPA na nanggagahasa ng mga kababaihan. Bata pa eh. Pilipinas, kung mahal, pabati po Quincena family sa San Pedro, Laguna. Oy, taga dyan ako, malapit-lapit ako dyan. Real Bill Subdivision, salamat, idol. Ang pamamaraan ng Gabriela dahil sinasamantala nito ang mga tunay na advocates sa pagmamanipula ng underground group ng Communist Party of the Philippines na Makibaka. Ipinagtanggol din ni AFP Chief of Staff General Gilbert Gapay si Palladi. Lahat positive eh, except yung kay Dip... Norensana, sekretary! Anyari! Tunayan na raw ng AFP na may mga pagkakataong nagsisimula ang recruitment ng communist group sa pagkuha ng suporta para sa kanilang advokasya. Kasi anybody could be victims, ano? Anybody from all walks of life. Boss, saludo ako sa iyo, General Gapay. Saludo ako sa iyo, boss! Sabi naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, magpapatawag siya ng pulong sa mga opisyal ng NTF-LCAC kasama si Palladi para pag-usapan ng issue sa red tagging. Pero ngayon pa lang, may paalala na siya. Pero kung minsan, hindi mo naman pwedeng lahat na, yung shotgun ka, mag-ano na, everybody. Should be selective. And... Ako feeling ko naman, baka na out of... out of context yung pagkasabi ni dito. Kaya lang problema ko, kaya nga sana di ba sinasabi kong paulit-ulit ho sa mga opisyal natin na please lang, ingat kayo sa interview ng media kasi kukuha na lang, alam mo yun, yung ang haba ng sinabi mo, iba yung konteksto, biglang sasabihin lang yung kapiraso para lumabas kayo na pag-awaying, ayun, pinag-aaway kayo tuloy ngayon. Wag ko kagad na dinusgahan si Lorenzana. Malay nyo naman na out of context siya. Kaya lang, ang sabi ko nga dito, sana Secretary Lorenzana, hindi muna kayo sumagot. Ay nako. Ganda lang kasi ni, ano eh, ni Liza Soberano. Pag yan, magjo-jowa na ako pag siyang jowa ko, promise. Pakialam nga yung number niyan, itetext ko siya. Madam, pwede po ba ako mag-apply? Joke lang, ha? Baka sabihin na naman nila.
dapat may ebidensya tayo. Bago ko masabihin na ay liptis 'yan. O NPA 'yan, dapat may ebidensya tayo. Meron po, maraming ebidensya. Just keep quiet. Alam mo kasi marami akong kakilala patungkol ho dyan sa mga sundalo na 'yan. Alam naman ho nila talaga 'yung totoo na nangyayari. Kasi ho, mismo dun sa mga nahuhuli nila, yung iba napapatay, yung iba nahuhuli na NPA at mga bumabalik loob na NPA, talagang nagsisimula sa mga progresibong grupo. Diba? Yung kahapon interview natin, ang linaw ho nun eh. It's not the first time na naka-interview tayo ng ganun. Ang dami from the Lumads, mga estudyante, mga dating commander ng NPA. Di ba na-interview natin yan dati sa lumang estasyon? Di ba? Pira naman, no? Ano yun? Nag-evento lang si Parlarde? Hindi ho yun. Matagal, alam nyo, matagal na ho nagsasalita yan si Lieutenant General Parlarde. Sana yan ang maging chief of staff sa susunod, ano? Grabe, katinang ilong ko. Ano ba kasi yung comment? Ito para malinaw. Ito ho yung comment ni Parlarde. Tingnan nyo ha. Alino, let us not red tag Liza Soberano. It's not fair to her. She is merely supporting advocacy for women's rights. Alinaw doon, no? She has to be protected in the exercise of her rights. Is she an NPA? No, of course not. Not yet. So let's help educate her and the other celebrities targets of malayang kilusan ng bagong kababaihan o makibaka, the underground mass organization hiding under Gabriela. Ha? Ibig sabihin, merong underground organization yung Gabriela na yan, yung makibaka. The choice is yours, Liza. And so with you, Catriona. Don't follow the path Kaela Colmenares Locsin took in the underground and NPA Quezon. Ibig sabihin talagang meron. I am sure Angel Locsin and Neri Colmenares will not tell you this. Ang linaw-linaw oh. Boss, pababa ng link. Which link are you saying? What link are you saying po? Yung membership? Wait lang po, ha? Anong sinasabi ni Diego Latigo? Wait lang, ha? Ayan, ha? Okay.